So yun mga kabuchog, ito po, pwede itong ibenta. So ilalagay natin to sa sako. Ayan. So yun yung mga plastic. So lahat po ng mga makikita kong plastic ngayon, tutuotin ko. Mga plastic bote, yan. Para ibenta po natin at mga kinabangan. Thank you po mga kabuchog. Good morning, 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 mga kabochog. So, nandito na naman po tayo ngayon sa ating video. So, ayun mga bochog, matindi to. Ang gagawin kong video ngayon, yung mag-iipon po ako ng mga plastic na bote, yung mga kalakal po ba, mga kahit anong ano, na mapupulot ko sa kalsada or mahihingihan ko sa mga nagtitinda ng mga soft drinks, yung mga plastic, yung mga tinatapon na nila. Yan, sa mga karinderya, kung saan-saan po ako manghihingi ng mga kalakal. Para po, pag nabenta ko, yun. So, kung magkano yung maibibenta ko mga kabotyo, yun yung itutulong natin sa mga street children na nakikita natin sa kalsada. Kasi dyan po sa Olumtansa, dyan po ako nag-work. May nakita akong bata na napakasipag, kahit umuulan, tsaka mainit, nangangalakal siya. Bali yung, ano siya, disabled siya na bata. Yun, medyo nakakalungkot, nakakaawa po. So, siguro kahit wala po akong pera, so sa ganitong paraan po, makatulong po ako. So, yun mga kabotyog, sana sa mga taong may hingan ko ng mga kalakal, sana po masuportahan niyo ako. Hindi naman po ito para sa atin, para po ito sa mga kabataan na nakikita natin sa kalsada na nagsusumikap, mabuhay, para lang po may kitain. So yun mga bochog, hanggang dito na lang yung video yung gagawin ko. Sana po suportahan niyo po ako. Maraming salamat po. So yun mga bochog, hanggang dito na. Bye bye. So yun mga bochog, nakita niyo po, ito yung sako natin. Laki, no? So sana po mapuno ko to mga kabotyog. Ito yung paglalagyan ko ng mga mauwi kong kalakal, yung may iipong ko. Yan. So ngayon mga bochog, may lalagay na tayong kalakal dito sa bakod ko, sa kabilang bahay. Yan. So yan yung mga naipon namin, mga plastic na mapapakinabangan natin. So tara na mga bochog, samahan niyo ako. Yan na. So yung mga bochog, ito yung mga nakita natin plastic. Pupulutin natin ito at itatabi natin para maging kalakal at maibenta natin. Eh, di ba ito? Dali lang yun. Ganito mga to. Ganito natin. Ganito. Yung mga hindi na kailangan. Parang pampintura ko yun. Ito yung ito. Ito mga sira na po kasi. Ang dami ng tubig. So dapat mapuno natin ito mga tubig. Walang papuno na. Pero ito mga bote, huwag po kasi soli natin ito. Medyo. Ayan. Ito mga kasura. Ito mga kasura na ito. Ito mga PVC. Ayan. Ito yung mga pang-roll na ano. Ang bago pa yun ah. Hindi na. So pagpipilihan na lang po nila dito yung mga pwede mabili. Tapos direct na sa basura. Ito yata piling ko pwede to. Naman pa talaga yan. Tama na rin natin yung bola ni coffee dati. Uy, ito pa oh. So yun, no? Kita nyo ha. Dami na ako na ipon. So, tagdagan pa natin ito mga boto. Okay? Ano pa tayo ba?
And good morning mga kabotsog. Susundo po ako ngayon kay Mrs. Pero pag may nadaan tayong mga plastic na bote, yan, kukunin natin para dito natin lalagay yan. So yan, tara na mga kabotsog. Time check mga kabotsog, 5:51 AM. So nakakita na po ako ng mga bote rito. So pupulutin na po natin, lagay natin dito sa plastic. So ilalagay ko na po sa plastic yung mga bote. So ito yung mga sayang, pwede natin karipaan, may benta. So wala na mga bote. So dito lang po ito sa mga kalsada, kalsada. Nakita. Dapat tayo baka meron. So ito ang mga bote. Yeah. So sana makapuno tayo ngayon to. So makapuno ko na ako. Okay. Wala na po mga kabotsog. So maghahanap pa po tayo kung saan na po tayo may makikita ang mga plastic bote. So ito mga kabotsog, may plastic bote rin dito. Ito tayo. Yeah. So, mga bottle, may nakita na naman ako. Ito, plastic ba? Okay. Mga bodyong nakakita na naman po ako. Ito, medyo malaki lang ito. Pwede kaya ito? Pwede kaya ito mga kabodyong? Itong benta. Ay, laki ito. Okay, tara mga kabotsog. Susundo muna ako at nandito na po ngayon sa malapit sa trabaho ni Mrs. Salamat po mga kabotsog. So mamaya po pag may nadaanan po kami pasura, pangunuha pa po ulit. So yun mga kabotsog, nandito kami sa may alibuyo, nakakita ako ng mga plastic bottle. Pero ilagayan ko pala. Kaya ako pupunin na ito. Ito. Bocog, meron tayo nakitang plastic bote. Ayan o. Ayan, dalawa. Okay na yan mga kabotsog, puno na o.
So, alam ulit tayo ng ano mamaya bago pumasok. So yung mga bosyog, ito na yung mga napulot natin sa pasada ng mga kalakal. Lalagyan natin sa dito lahat. Gamitin ulit natin yung plastic. Dami na. Sana makulit. So yung mga bosyog, dito sa trabaho ko, nung wari na ako ng mga nakikita kong plastic, iipunin ko ito ang mga kapotyo. So ito ang mga kapotyo. Yan. So ayan mga botsyog, dito natin ilalagay yung mga plastic bote natin. Yan, ipapaipong ko yan kay guard eh. Sabi ko eh, lahat ng mga makikita niyang plastic bote dito ilalagay po mga botsyog. Yan. Sana mapuno po ito at makarami tayo mga kabotsyog. Good morning kabotsyog. So pang 2 days ko na po ngayon na maghahanap ng mga kalakal sa kalsada. Yung mga napulot kong bote kahapon, grabe nakakatuwa. Pati dun sa work ko, nakakuha din ako ng mga bote. So, ngayon po mga kabotsyog, may mga nakausap po ako na ano. So, marami yung magdo-donate sa atin ng mga bote kahit papano. So, yun. Nakakatuwa yung ganito. Yun nga, ito nga po yung sinasabi na kahit wala po tayong mga pera, wala tayong ano, at least kahit sa ganitong paraan, magtutulong-tulong tayo. Yun nga, napakasarap yung ganitong ano po, hindi ko maano eh, pero para sa akin napakasarap ng ganitong feeling kasi kahit wala tayong budget na ano, nakakagawa po tayo ng paraan para sa mga kabataan, sa mga street children. Yun, sana mas marami pa po tayo makolektang bote, mga kabotsyog, mga kalakal. So yun, hanggang dito na lang po yung video yung gagawin ko. So bago po ako magsundo kay Mrs. Yan, maghahanap po na po ulit tayo ng mga bote sa kalsada. So yun, time check po mga kabotsyog, 5:10. Bye bye mga kabotsyog, hanggang dito na lang. So yun, ito mga kabotsyog, nakakita na tayo. Marami ako nakikita ng mga ganitong bote. Hindi ko alam kung nagretenta pa ito. Malalaman natin pag pinagawa na ako. Kasi yung mga bote naka-tapto rin tayo. Pansin ko lang sa mga bote-bote na nakikita ko sa saldada, puro duwahay walay malaylayo. Ito, gaya na ito. Nakita ulit tayo sa puro-puro isa.
No, marami dito mga kapotsog. Ay, ito. Maraming aso, hindi pala maraming bote. So yung mga pochog, nakakita na naman tayo ng mga plastic. Kanina mga pochog matindi. Maraming bote, akala ko maraming bote, yung pala maraming aso. So ito yung may nakita ko. Ito mukhang marami-rami dito. Sana wala nang aso dito. Ayun o. Patagay natin. Ole, mga bocho. Pakapuno na ako ng isang plastic. Pwede naman to. Sundo muna tayo kay Mrs. Ay, ito pa. Ano pa? Pero mga bocho, wala na dito. So, doon muna ako yung misis mga kapotsog, mamaya naman po. Ayan guys, napapulit na naman yung asawa ko ng mga plastic pa. So yung mga bochog, ito yung nakolekta ko kahapon sa trabaho ko. So ito naman po yung mga napulot ko ngayon umaga. So ilalagay natin siya dito. Ayan o, parami ng parami. Bochog, lalagyan na natin. Sali natin. Ayan. Yung iba po kasi dyan may mga laman. Dami-dami na rin mga kabochog. So sana mapuno po pa po ito. Ayan. So ito na, isasali natin. So ito, nabibenta rin siguro itong mga kalakal na ito, mga ganito, mga karton, ay, yung mga basura karton ito, pwede na ibenta. So yung mga bochog, yan, hanap pa po tayo ng mga kalakal. Tara mga kabochog, samahan niyo uli ako. So yun mga kabochog, dito tayo ngayon sa may junk shop ni Kuya. Anong junk shop ito po? Dito po sa... Hindi, anong pangalan ng junk shop? GTV. Yun. So yun mga bochog, junk shop ni Boss GTV. So tatanungin ko sa kanya kung pwede bang mabenta yung mga Mountain Dew na bote. Hindi po pala. Boss, di ba pwede yun? Hindi pwede boss. Hindi po yan sa kulay green na yun. Ah okay. Pero yung mga Coke, ganun. Ayun pwede. Yun yung mga Coke. Basta yun lang yung Mountain Dew lang. Okay. So kaya palang dami ko nakikita ng mga Mountain Dew sa kalsada na plastic bote. Kasi... yun nga, hindi siya pwedeng i-benta sa kalakal. So yun mga bochog, hanggang dito na lang dito gagawin ko. Salamat po. Salamat siya na sa info. Thank you. So yun, alam na natin. Thank you po mga kabochog. So yun mga bochog, oh. Nandito yung tropa natin, si Boss Mark. Yan. So shoutout sa inyong lahat dyan. So eto, bali, kahapon kayo naman sa po siya regarding dun sa mga bote, mga plastic kalakal. So ngayon nakaipon po siya ng mga ito. Yo, iyan i-donate po natin 'yan. Ibebenta natin at para may donate natin sa mga street children. Yan, so malaking bagay 'yan mga kabochog. Boss Mart, anong bang ano natin diyan? So yun guys, good morning. Tulong natin 'to sa mga batang kailangan ng
tulong, yung baga hindi naman ano, hindi naman ganun kalaki yung tulong natin, pero malaking bagay na ito para sa kanila. Sana makatulong sa mga batang ano. So yun, mga kabotsog, vlogger din nga po pala ito si Boss Mark. Shoutout sa inyong lahat dyan, supportahan natin yung kanyang YouTube channel tsaka sa FB page, mga kabotsog. Mark TV, Mark TV guys, follow nyo lang ako sa page, Mark TV. So yun, mga kabotsog, thank you. Thank you dito sa plastic natin, yan. So yun, nagtanong din po ako sa mga junk shop kanina. Sabi ko kung bakit yung mga kulay green na plastic hindi pwedeng mabenta. Hindi daw po talaga yung tinatanggap sa Pandawan, mga kapotsog. So yun ha, maraming salamat Boss Mark sa ating plastic bote kalakal ha. So sana mas marami pa tayong ma-collect ang mga ganyan para mas marami tayong mabenta at mas marami tayong matulungan ng mga street children, mga kabotsog. So yun, hanggang dito na lang yung video yung gagawin namin ni Boss Mark. Shout out po sa inyong lahat dyan. Bye bye mga kabotsog. Oh. Alright.